Happy New Year, everyone! Welcome back to my channel. I hope ay nagkaroon kayo ng restful na holiday ngayong Pasko at bagong taon. And para sa ating unang content this 2025, pag-usapan natin ang paputok. So pag-usapan natin ng launch control or ang rapid backfire. Let's go! So itong nagdaang bagong taon, you probably heard a lot of motorcycles na nagpapaputok sa daan, no? Mistulang bumabackfire yung kanilang mga motor o kaya ay binobomba nila na parang umaabot sa rev limiter. And I guess ito yung paraan nila para mag-celebrate or magsalubong ng bagong taon. But did you know that it actually has a purpose kung ikaw ay kumaharera? So yung una yung sinatawag natin na launch control. Ginagamit to guys every time mag-uumpisa ang karera sa starting point to make sure na naka-rev up na yung makina mo, naka-ready na for acceleration. And yung pangalawa naman is yung anti-lag or mas kilala natin bilang rapid backfire. Ang kadalasan namang gumagamit nito is yung mga naka-turbo na makina. Kadalasan to sa mga kotse, sa mga naka-Lancer Evo, ganyan. At ang purpose nito is, yun nga, para mabawasan yung lag. Kaya rin anti-lag ang tawag sa kanya. Lag nung pag-spool nung turbo. So that is a different topic na. At hindi yun yung pag-uusapan natin ngayon. No? Balik tayo dun sa pagpapaputok ng motor. At kung paano nga ba ito ginagawa if ever you are curious. So let's go, pag-usapan natin. So magpo-focus lang tayo guys dun sa mga fuel injected na motor. Mga FI. Since ang primary way para ma-tune yung motor ng ganun is through the ECU. Para sa mga decarburador na motor, I think ang minomodify nila is yung CDI ata. Pero yun nga, para sa mga FI, nasa ECU ang pagtono para malagyan mo ng rapid backfire o kaya ng launch control. So mag-start tayo guys sa launch control. It's basically a rev limiter guys na sineset at a specific RPM. Kadalasan kung nasaan yung power band ng makina, doon natin nilalagay yung launch control. At yun nga, again, ang purpose niya is para naka-ready yung makina mo, naka-ready yung motor mo sa starting pag once nag-go sa racetrack. Yung pangalawa naman is rapid backfire. Or yun nga, yung tinatawag din na anti-lag. Chinuchu naman to sa deceleration or kapag sarado ang throttle. At halos similar lang din sila ng pagtono ng launch control at ng anti-lag or rapid backfire. Pero yun nga, magkaiba ang purpose nila. So papakita ko sa inyo guys sa computer. Papakita ko yung mapping para sa GSX-150 natin kung paano natin siya ginagawa. Okay, so papakita ko sa inyo guys kung paano tinatono yung launch control at yung anti-lag na sinasabi ko. No? So nandito tayo ngayon sa aking desktop PC. At bubuksan natin ang Juken 5 na app. Ito sa taas. Yan, so obviously hindi to connected guys sa aking motor. Kita nyo rito, not connected. Since yun nga, nandito tayo sa aking desktop, no? So dito tayo sa file data 1, dito sa kaliwa. Mag-open tayo ng mapping. Yan, ito, open map. At ito na yung mga mapping ko guys para sa GSX-150 natin. Buksan natin ang launch control. Yan, open. Open file success. So, ito na yung base map ng aking launch control mapping, guys. Anyways, dito tayo magpo-focus sa ignition timing. Yan. So, sasara ko muna itong base map. So, mag-focus muna tayo dito sa numbers nandito sa kaliwa. Itong pababa. Yan, itong mga to. 0 dito. Tapos, 100 sa pinakamaba. So, ito naman, guys, yung tinatawag natin na throttle position. Yan. So, pag 0%, ibig sabihin yan, nakasarado yung throttle natin. Hindi tayo nakapiga. Close throttle position. Okay? Tapos, pag 100% naman, full throttle yan. So, yan ang ibig sabihin yan. And then, yung mga gitna, ayan yung mga partial-partial ng throttle. Kunyari ito, 50%. So on and so on. Yan. At kung titignan naman yung dito sa taas, guys, ito mga number dito, 1,000, 1,500, 2,000, hanggang, yan, hanggang 16,000. Ito naman yung corresponding RPM ng makina ninyo. Okay, so itong number na pababa, ito yung throttle position, kung paano nyo pinipiga yung throttle ninyo. At ito namang number pataas, ito yung RPM, yung rev ng makina ninyo. So meron siyang corresponding na ignition timing for any given throttle input and engine RPM. Okay, so titingnan natin muna yung sa launch control guys. Dito tayo magpo-focus sa 100% or sa full throttle. Kung mapapansin nyo guys, ito yung mga ignition timing niya. Pataas siya ng pataas, di ba? Nag-start tayo sa 6 degrees advance, 13, 20, 25, tapos yan, pataas na pataas. Habang tumataas yung RPM natin. Kumbaga, sinasabay yun yung ignition timing, yung pagtaas ng RPM natin.
At kung mapapansin nyo rito, sa bandang 9,000 RPM, ito, di ba, nakatapat siya sa 9,000 RPM sa taas. So imagine nyo na naka-full throttle tayo, kaya 100%, at umabot na yung RPM ng makina nyo sa 9,000, mawawalan kayo bigla na ignition timing. Kaya mapapansin nyo rito, zero na, di ba? Zero na hanggang sa pinakataas. So anong sa tingin nyo mangyayari kapag ganyan ang setup ng ignition timing ninyo? Kung baga pag nasa low RPM kayo, yan, 5,000, 6,000, meron no, may nakaset na timing. Pero pagdating dito sa 9,000, bigla nating ginawang zero. So ano kaya mangyayari pag ganyan? Okay, so ang mangyayari guys, kapag tinono natin siya ng ganito, is magiging retarded yung timing natin pagdating sa 9,000 RPM. Mawawala yung spark advance kasi nilagay nga natin sa zero. At pag sinabing retard, magiging delay yung pag-spark ng timing natin at magkakos yun ng misfiring sa makina or backfire na tinatawag. At sasabayan natin yan guys. Ito, bubuksan ko itong nasa kaliwa ulit. Ito namang tinatawag na fuel correction. Ayan, ito sa taas yung fuel correction, no? Baba ulit tayo sa 100%. Ito, kung mapapansin nyo, naka-highlight siya, no? 9,000 RPM, 100%. Kung mapapansin nyo, naglagay ako dito minus 35. So, ang ibig sabihin nito, guys, binawasan natin ng 35% yung gasolina. So, yun yung pala yung ginagawa sa fuel correction, guys. Kino-correct natin yung gasolina kung merong kailangan i-correct. Kung papansin nyo, karamihan naman naka-zero, no? Karamihan naka-zero kasi wala naman tayong dapat i-correct sa mga portion na yan ng mapping. Dito lang tayo sa 9,000 RPM, 100%, ginawa natin siyang minus 35%. And then sa 9,250, minus 35 pa rin, yan silang dalawa. Pero pagdating natin ng 9,500, minus 100% na. So ibig sabihin, talagang pinatay na natin yung fueling o yung buga ng injector ng gasolina. Ayan, minus 100 na hanggang sa pinakataas. Ayan, sa kahit umabot ka pa ng 16,000 RPM. So bakit natin ginawa ito? No? Bakit sa 9,000 RPM ay naka 0 degrees yung ignition timing natin? At bakit tayo nagbawas ng gasolina at nag-cut off ng gasolina? So ito ay para malimit natin yung engine RPM sa 9,000 or 9,500. And this tuning will effectively create an engine limiter kapag naka-full throttle ka at naabot mo yung 9,000 RPM. At yun yung tinatawag natin na launch control. At ito ang tuning na ginagawa guys para ma-achieve yung pops and bangs sa full throttle. So sasara ko muna ulit itong fuel correction. Dito muna ulit tayo sa ignition timing. Okay, so kanina nag-focus tayo sa full throttle para dun sa launch control. Ngayon naman yung anti-lag na tinatawag or yun nga, mas kilala bilang rapid backfire sa mga nagbumotor. Dito naman tayo magpo-focus sa 0%, sa closed throttle, at sa 2% or yung parang partial open. Kumbaga medyo nakadampi ka lang sa throttle mo. Kung makikita nyo guys, dito may timing pa tayo, 4,500, 5,000. Pero pagdating natin ng 6,000 RPM, again, nag 0 degrees na naman tayo. Both para sa 0% throttle at para sa 2% throttle. Yan, so nag-retard tayo ng timing dito, binalik natin sa 0 hanggang sa pinakataas na yan. And you are probably getting the idea, no? Parang parehas lang siya nung ginawa natin sa launch control. At kung bubuksan natin ng fuel correction, ayan, dito tayo sa taas. Okay, kung makikita nyo dito at 6,000 RPM, 0% throttle, and 2%, nagbawas tayo ulit ng gasolina, minus 20%. Yan. Mula 6,000 RPM, 0% tsaka 2%, yan, pataas hanggang sa pinakasagad. Ngayon, bakit 20% lang ang binawas natin dito? Bakit hindi kagaya sa launch control, eh, talagang kinat natin siya, no? 100% ang bawas. Ngayon, guys, kaya tayo nag-boss ng onti lang, ng 20% lang sa gasolina, ay para ma-maintain pa rin yung supply ng gasolina kahit na nag-retard tayo ng timing. And that will cause delayed combustion na nangyayari sa tambucho natin. At yun yung naririnig natin, guys, na pumuputok-putok. Since hindi natin kailangan ng ganong karaming gasolina para mangyari yon, binawasan natin siya ng konti, ginawa natin minus 20%. At sapat na yan para mapa-induce yung anti-lag effect o yung delayed combustion kasabay ng pag-retard natin ng ignition timing. So ganun lang guys ang pagtono ng rapid backfire at saka launch control. And yan, sana nakatulong. Yan, so panoorin nyo rin guys kung paano ko ginamit yung launch control sa GSX-150. And also yung rapid backfire. So panoorin nyo yung video na to at pakinggan nyo lang yung tunog. Oh, my God.
So there you go guys, yun ang rapid backfire at yun ang launch control. Ganun natin siya tinotono sa ECU. Hindi ko rin marirecommend no, na gawin ninyo sa motor nyo since it may cause a lot of problems. Number one is yung pagkasunog ng clutch lining sa kaka-launch control natin or yung pag-overheat ng makina, ng exhaust valves. So marami mga potential na problema if lagi natin itong gagawin sa motor natin na pang-araw-araw lang naman, hindi pang-karera. And again, sinishare ko lang itong video na to, pinakita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana, paano ba nila nagagawa yon sa mga motor nila nitong nagdaang bagong taon. Kasi ang dami eh, no? Halos bawat minuto yata ng New Year, nakakarinig ako ng nagpapaputok na motor eh. So, baka lang curious kayo no, kung paano ba siya ginagawa at kung ano yung mga contributing factors para ma-induce natin yung backfire sa motor or yung pag-set ng rev limiter intentionally for the purpose of launch control. So yun lang guys, sana ay nakadagdag information sa inyo. Ito ang unang video natin for 2025. So thank you and God bless everyone. Happy New Year. Bye-bye.